Hello mga best, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Kegel TV sa Facebook. Ang pag-uusapan natin today is about problema na naman sa kusina, mga best. Dahil nagli-leak na naman po ang kusina. At hindi ko alam kung saan nanggagaling ang leak kasi this time, hindi siya sa sink eh. Hindi siya under the sink, kung hindi sa flooring mismo. And oh my God, mga best, hindi ko talagang gagawin. As in, kauwi ko lang galing ng talagang toxic na duty galing sa Emerge, and hindi ko na talaga alam kung ano maramdaman, yung pagod ko ba, yung galit ko ba sa developer. Alam niyo yung emotions ko talaga nag-overwhelm na, hindi ko na talaga alam kung anong unahin, mga best. Ito nga, kinontak ko yung pinaka parang insurance na emergency response eklabu. Ano mang gagawin ko? Kasi nga parang sabi ko, alam ko sa simula pa lang alam ko na hindi galing sa hose or sa valve yung leak. Alam ko meron pa siyang parang ugat yung leak na yun eh. Parang ayun yung pakiramdam ko eh. Kasi parang sinabi ko nga kay Brian pati kay Daddy na feeling ko hindi ayun ang problema. Feeling ko may mas mabigat na problema pa doon. Kasi nga, nung unang lumipat kami dito sa bahay na to, is ilang beses pumutok yung, hindi naman pumutok, kayo naman sinabi, pumutok na naman itong mga beses. Ilang beses kami nawala ng water heater. So, ilang beses pabalik-balik dito yung plumber na gumawa ng bahay namin, yung na pinrovide ng developer. So, wala sila nakita ng problema, ganyan-ganyan. So, feeling ko, during that time, may pumutok na pipe sa baba. Basta may mga ganung level tayo, mga kaalaman ng kahit konti na naman, mga best. You know, kahit nurse tayo, mayroon tayo sa mga ganun-ganun, mga ginugugle yun, mga best. Anyway, so, yun yung pagkakaalam ko, mga best. Kasi sobrang lamig dito sa Canada, diba? So, kung wala kang tubig na dumadaloy, mga ganun, mga heat, siguro pumutok yun, no? So, yun ang feeling ko. Kayo, ano feeling niyo? Paki-comment down below, mga beshi, para share tayo ng pag-uusapan dito. So ngayon, pag-uwi ko kanina, mga beshies, no, Easter Sunday pa naman ngayon. Today is April 7:39. As in, ka-uwi ko na talaga kagaling duty. And ito nga, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi pa alam nila mami at daddy, hindi pa yun ni Brian na ganito yung problema na kinaharap ko ngayon ulit. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, mga beshi. And hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Hindi ko alam kung maiyak ba ako. Alam sa sobrang pagod ko na rin, ano. Dapat yung maliligo nga muna kasi galing ako ng duty. Pero nakita ko itong problema to. Pero pakita ko sa inyo, best, no. Lababa tayo. Samahan niyo ako sa baba. Ayan, baba muna tayo, mga best. So, ito, i-off natin yung fan. Let's turn off the fan. Ayan na yung leak, oh. As you guys can see, there is already a leak. Already a leak, English. Ayan, oh, may leak na siya sa baba. Hindi ko alam kung ano nang gagaling ng leak. Ayan, oh. And saan ba siyang galing, mga besh? Saan ba siyon? Ayan. Basang-basa siya. Hala, basang-basa siya, besh. Doon. Hindi naman siya galing dito. Hindi siya galing doon. So, ang gagawin natin, mga besh? Ano gagawin natin, besh? Hindi naman tayo, ano, tubero. Hindi naman tayo plumber. Nga tayo, besh. Tatawag na naman tayo ng plumber. $400 na naman tayo, bes. 20,000 pesos na naman to, bes. Kaltas na naman sa sahod. Nga. Kaloka. Ito kasi, dry siya. Ito yung ginawa dati. $400 na yan. Ito naman yung ginawa ng developer. Itong valve. Tapos ngayon, nag-leak siya dito sa ilalim. Madilim eh. Kita niyo ba yun? Hindi nakita, di ba? Hindi siya makita kasi madilim. Anyway, hindi ko alam gagawin ko. Kasi hindi ko talaga alam gagawin ko. Mag-isip tayo. Dali lang, mag-isip muna ako, mga besh. And magpapa-refresh, maliligo muna tayo.
and hingin mo ng malalim. Ipasok pa ako mamaya. Pero pag gantong stress ako, pwede naman akong mag-stress leave. Ganon. Stress leave? Na-stress talaga ako, mga besh. Ibabay muna, mga besh. Hindi lang. Mag-isip mo na ang inyong lola. Babay muna! Ayan, tumae yung dalawa. Pinupunasan ni Lolo. Kamusta na si Kimor, ma? Nagtutulog? Ay, kawawa naman ang kuya ko. May ano to eh, pancreatitis ang lolo mo eh. Tumatanda na kasi si kuya, oh. Kuya, hindi pa kumakain. Ilan araw na itong hindi kumakain, ma? 3 days na? Ito naman si ate, malakas kumain. Pangatlo ngayon. Oh, sige, punas, puwet. Kasi tumain na. Pangatlong araw na siyang hindi kumakain si kuya. At nangangayayat ka na, kuya. Huy! Ito yung antibiotics niya, yung gamot niya. Anyway guys, so sorry naman kahapon kasi di ba parang nag-open ako ng vlog about sa leak nga ng aming kitchen eklabo. Pero hindi na ako nakapag-ending ng vlog kasi tulog. Tulog ang lolo mo. O sobrang kabiguan sa puso, ganun. Charot. Ito, tinan mo yung gigil oh. Ano gusto ng gigil? Gigil, ano gusto? Mamaya bibili na tayo ng chicken, ha? Naku, mama, huwag mo kong bibiglain ng ganyan. Kasi, hindi ano na namin yung chicken doon. Naku, huwag mo kong bibiglain ng mga ganyang gastos, ma. Marami tayong gastos ngayon. Kami na gagastos. Wow! Sino nagbigay sa inyo ng pera? Ako din, wala din. Sa'yo galing, bakit sa'yo? Anyway, guys, so... Gigil, ano gusto mo? Ano gusto ng gigil? Ayan, o. Oh. O, pati umiiyak? Pati umiiyak ang gati? Gusto mo nasa vlog ka din, ate? O, say, hello, Giggle TV! Halika, mag-hi ka na. Ano gusto ng ate? Hmm? Ano gusto? Ate na yan, eh. Hmm? Nagpapalambing yan si Giggle. Basta ganyan, nagpapalambing yan ang ate ko. Ate, gano'n. Ang pangat talaga ng ano, taas ng kilay ko dahil sa Botox. Ito, binotox yan, eh. Anyway, gano'n pala pag Botox, no? Alagang BKB. Oh, ba't niya? Umiiyak kasi kasama natin siya sa vlog. Diba natin itong camera mga besh, no? Kasama natin si Aga sa vlog. Oo, oh, tama ka na sa vlog. So ngayon, ang ating agenda for today, ba? Genie nga. Ang ating agenda for today is magpapa-COVID immunization shot sina mami at daddy. Hindi namin alam kung Pfizer, Moderna or AstraZeneca. Pero sinabi ko sa kanila, Pfizer yung ipatusok. Ma, sabi mo Pfizer. Yeah, Pfizer. Pero pag walang Pfizer, ipa-reschedule. Yeah. Tapos kung ano lang bigay na schedule, yun na kunin nyo. Okay, gigil. Okay pa tayo doon, gigil. Kasama ka na sa vlog, happy ka na. Yung Moderna, klaro. Pwede rin sa Moderna kayo. Pfizer na lang tayo doon. Pwede naman eh. Ano, kasi ayun na naman ang pwede dito sa Canada. Pfizer, Moderna, tsaka AstraZeneca yung approved dito so far. Hindi pa yung Johnson & Johnson. Hindi rin approved dito yung Sinovac or Sinovac. Yung kumari ko na nasa London. Nababaka muna. AstraZeneca, silang magkasawa. Ay, AstraZeneca. Pasensya, ang gulo-gulo ng vlog ko ngayon. Kasi alam mo naman, bago ulit tayo sa pagbablog. Ito. Ayan. Ito pala yung leak. Natuyo, nakasip, enough ni daddy. Enough mo, daddy? Doon sa main bulb. Sa main bulb. Bulb siya. Ayan, parang ganyan. Bulb. Charot. Ayan, pero ayan. Evlog sa namin ang mga. Ba't umiiyak? Ba't umiiyak pa din? Umiiyak pa din ang ate, oh. Anyway, eto si mami iniinom ng mainit na tubig. Ayan, na-miss niyo si mami. Guys, nandito na tayo sa sasakyan. So, sinama ko si Kimor. Nabigay ko ng gamot niyang tatlo. Pahirapan, pero na-push naman natin. Kasi, kailangan ko masubaybayin si Kimor. Hindi naman ako bababa. Ayun siya, oh. Itong kama kay Gigil. Kasi si Gigil gusto niya lagi may kama sa sasakyan. Ganun siya ka-prinsesa, mga boss. So, worried tayo bilang isang papa sa mga may-ari ng mga aso dyan, mga boss. Siguro makaka-relate kayo sa akin. Ganito talaga buhay ng may mga doggies, no? Kasi anak nyo na yan eh. Kumbaga, ang dami nyo nang pinagtaguran dyan, diba? Tsaka love na love ko yung mga aso ko.
anak ko na sila. Anak ko talaga sila. Anyway, so ito, on the way na kami. Antay ko na si Mommy at Daddy na maka-push dito. Makasakay. Papagas pa ako. And then, di ko pa sure kung paano kami makakarating sa paroroonan. Kasi once pala ako nakapunta doon, so kailangan natin gumamit ng GPS, mga besh. Mga GPS na pambanggo nga. Pakit mo ganit sure. Ano, Dad? Ready ka na matusukan? Ano ito, basura? Mm-mm. Iwanan na to. Bad, Dad? Ano? Ba't ganyan ang amoy mo? Puro virus na yun eh. Ba't ganyan ang amoy mo? Ano? Amoy virus. Ikaw na ang amoy ko eh. Hindi nga, ba't ganyan ang amoy mo? Anong, dumigay ka ba? Dumon may kano. Dumigay ka ba? Hindi. Baho ah. Baho, Dad? Wala. Si ate. Ayan, sa higaan niya. Asan na si ate? Ayan si ate, sa higaan niya. Ayan, sa isa niya eh. Kasi may higaan siya. Sa Daddy, oh. Kasi kung mga hirap na nag-drive pa tayo. Bye! So, ayun na si Mami na una na. Si Daddy. Ayan. So, andyan yung area kung saan sila magpapashot ng COVID vaccine. South Urgent, South Calgary Health Center. Akala ko South Health Urgent Center. South Calgary Health Center pala. Ayan. So, Kimmer, you're doing okay in there, anak? Si Kimmer is nandiyan, si Giggle is nandiyan pa din sa kanyang kama. And then si Kimmer is wala pa rin siyang energy. Ayan, medyo worried ako. Sabi ko, kausap ko si Brian, sabi ni Brian, baka ipa-hospital namin to si Kimmer. Eh, may work siya ngayon, so baka ako ang magpunta ng ospital. Pero, no-monitor ko muna. Siya, nabigyan ko na nga siya ng gamot kanina ng kanyang anti-acid, ng pain medication, tsaka ng IV, ng antibiotics. Pero, mamaya pag-uwi namin, itulay ko siyang pakainin. Pero, ang dami kasi nakabook na yun eh. Imi-meet ko yung ka-workmate ko kasi mag-grocery shopping kami. And then, kukunin yung fund ngayon, tsaka humidifier ng insurance company. And, ano pa bang gagawin? Tapos, ngayon, parang medyo alanganin sa plano dahil nga parang i-monitor ko si Kimmer and hindi ko alam kung magagawa ko yung mga plano na yun kasi nga parang dapat siguro manahin ko si Kimmer kasi nga baka isugod ko siya sa hospital kung hindi pa rin gumagaling yung kanyang kondisyon. So, hindi ko rin alam mga best, no? And punta lang ako sa kabila. Punta ko si Kimmer dito. Sabihan ko siya, Kimmer, you're doing okay? Kimmer. Ayan siya. Oh, wala siyang energy. Kimmer. Kim. Wala siyang energy, mga best. Ayan na. Ang bagong mga vaccinated. Sabi ko, ang tagal ninyo. Yung mga nauna pa sa inyo. Oh. Hindi. Yung huli. Oo. Tapos na. Nakaalis na. Mga nakailang ano na tagal nyo. Ano ba? Nag-party ba kayo doon? Ano ba? 15 minutes kasi. Grabe naman yung 15 minutes nyo. Sila. Ano umalis na agad. Umalis na agad. Hindi na naghintay ng mga monitoring. Oo, hindi na. Hindi na siya. Kung rush ko ito sa ospital. Bakit? Akin na patingin nga. Anong wala. Binigay? Patingin ma? Wala. Yun lang mga binigay. Ba't aalis ka? Date of COVID. Oh, Pfizer binigay sa inyo. Buti Pfizer yung meron sa kanila. Pfizer daw talaga ngayon na naka-schedule. Pfizer daw naka-schedule. Ngayon, bukas daw. Ewan ko, hindi na namin tinanong. Basta na. Kami, Pfizer. Tapos after 4 months, ito na. After 4 months, hindi kami nakapag... Ang tagal 4 months, no? Sila na pero dapat, ano yan eh. Sila after na 21 days. Sige, mag-drive mo na ako kasi idadrive ko pa si Kimmer sa ospital. Sa ospital? Sa ospital. Sa Northwest pa. Oh my gosh, bakit? Eh, hindi siya gumagaling eh. Okay. Yeah, nasa bahay na tayo. And pagmamasin natin si Kimmer, ito try ko siyang pakainin. Kimmer? Sana umihi. Okay naman, tatain na naman. Wala na siyang ano? Mabisita ko yung tura. Wala na siyang ano? Wala na siyang ano? Kinain, puro na lang tae. Pero sabi ng doktor, pancreatitis. Yung namamaga yung pancreas, wow! Knowing,
Grabe yung ano, oily face. Anyway guys, so medyo hectic ang schedule natin today. So hindi ko na siya may i-vlog ng mega bonggahan. Thank you for watching na mga besh. And mamaya tayo mag-usap-usap next na vlog na ito. Ha? Mga beshi? Bye muna! Thanks for watching! Bye!